Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga Advent Rain Candle sponsors. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming bukal ng pag-ibig, kasihan mo kami sa inyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pamamagitan niya, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ihanda po natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ikaapat na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, o ikaapat na linggo ng Adbyento. Paghahanda pa rin po ang ating ginagawa dahil bukas pa po ang pagpasok ng Kapaskuhan. At sa ikaapat na linggong ito, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na pagnilayan ang kanyang pagkakatawang tao at ang pag-oo ni Maria sa pahayag ng Anghel Gabriel na siya'y maging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. Isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi.
ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya antipan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay pahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaruroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo. Gusto ko pong awitan natin ang ating mahal na ina. Awitin po natin ang Abaginoong Maria na siyang nakapaloob sa ating ebanghelyo ngayon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Magsiupo na po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang anunsasyon ni Maria ay ikalawang araw na po nating napakinggan. Ito'y napakinggan po natin noong ikalimang araw ng simbang gabi. At ngayong ikaapat na linggo ng Adbyento, dahil ito ang nakatalaga sa tuwing ikaapat na linggo ng Adbyento. At ang ating simbang gabi ay para lamang pumakumpleto kung ano ang senaryo ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya nandoon din po ito sa simbang gabi. Ang anunsasyon ay napapakinggan din po natin sa tuwing mayroong kapiyastahan ng Mahal na Birhing Maria, lalong-lalo na yung March 25, na kung saan doon natin ipinagdiriwang ang anunsasyon. Kaya simula March 25, bumilang po kayo ng siyam na buwan, December 25, ang ikasyam na buwan, na kung saan iluluwal na ng Mahal na Birhing Maria ang ating Panginoon. Nalalang ng Espiritu Santo. Ano, mula sa anunsasyon, dahil during that annunciation, naumuo si Maria sa plano ng Diyos sa kanya, doon na po nagsimula ang pagkabuo ng ating Panginoon bilang tao sa sinapupunan ni Maria. Para po itong during that meeting ng egg cell at sperm cell, ng ating mga magulang, ng ating nanay at ng tatay, sa sinapupunan ng ating nanay, na kung saan ay doon nagsisimula ang buhay ng tao. Kaya doon sa mga abortionist na sinasabi nilang namumuong dugo pa lamang yon, buhay na po yon dahil during that meeting ng egg cell at sperm cell, ini-infuse na po ng Diyos ang kaluluwa ng tao. Ano? Kaya sasabihin ng mga abortionist, sasabihin ng mga nanay na nagpapa-abort, buo namumuong dugo pa lamang yon, may buhay na po yon. Nagsisimula ang buhay during that meeting ng egg cell at saka sperm cell. Ang anunsasyon ay actually ito ang tinatawag na proto-Pentecostes. Pentecostes, bago ang Pentecostes. Kung papaanong ang Pentecostes ay bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad para mabuo ang simbahang itinatag ng ating Panginoon,
para magbigay sa kanila ng tapang at kalakasan na ipahayag ang mabuting balita. Ang anunsasyon naman, Pentecostes kay Maria dahil binuo ng Diyos ang kanyang magiging ulo ng simbahan, ang ating Panginoon mismo. Ano, kaya tinatawag po itong First Pentecost o kaya'y Proto Pentecostes, Pentecostes bago ang Pentecostes. Sa pagsasabi ng ating Ebanghelyo ngayon, nang tinatawag na kalugod-lugod ka Maria, ano, huwag kang matakot, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Na kung saan ay ginamit po dito ang original text na kikaritomini, na ginamit po ito in a form of past perfect tense. Ano, na ang ibig sabihin, wala pa man yung bati ng anghel, ay kinalulugdan na si Maria, hindi yung moment na binati siya ng anghel. Kung hindi, simula pa noon na siya ipanganak ng kanyang inang si Santa Ana, punong-puno na ng grasya si Maria. Kaya wala nang puwang sa kanya ang kasalanan dahil pinuno na siya ng Diyos ng grasya at pagpapala. Kaya ito ang nangyari na siya ang magiging ina ng kataas-taasang Diyos dahil inihanda ng Diyos si Maria na maging ina ng kanyang bugtong na anak. At hindi gagawin ng Diyos na mabahiran ng kahit katiting na kasalanan ang kanyang anak dahil ang ipanganganak nga niya ayon sa pahayag ng Anghel Gabriel ay anak ng kataas-taasan. Kaya nga tatawagin siyang anak ng Diyos. Kaya nga kung inyong maaalala doon sa aklat ng Genesis, ano ang sabi doon ng ating Panginoon noong likhain niya ang sanlibutan at pagkatapos niyang malikha ang pangangailangan ng tao, una muna niyang nilikha ang mga pangangailangan ng tao. At pagkatapos na malikha, anong sabi ng Diyos? Likhain natin ngayon ang tao na ating kawangis at ating kalarawan. Ano? Ginamit ng Diyos ang plural form. Dahil mayroon siyang kasama sa paglikha. Dahil kung nag-iisa lang persona ang ating Diyos, sasabihin sana niya'y lilikhain ko ang tao na aking kalarawan at aking kawangis. Subalit, plural ang ginamit niya. Ibig sabihin, may kasama siya. At makikita po natin ito bukas sa pagbasa sa unang kabanata ni Juan sa kanyang account. Ano ang sabi ni Juan? Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Ito yung kasama ng Diyos nang lumikha. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos nung sabihin niyang magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dilim, magkaroon ng tubig, hatiin ang tubig at ang lupa. Diyos ang ginagamit, ang Ama ang lumikha, kasama niya na lumilikha ang anak. Kaya nga noong magkatawang tao ang salita na sinasabi sa unang kabanata ni Juan, ang salita ay Diyos na nagkatawang tao. At si Jesus ang tinutukoy ni Juan. Kaya nga ang ating pananampalataya ay tatlong persona sa iisang Diyos na nagkatawang tao ngayon sa pamamagitan ng pag-oo ni Maria. At ano naman ang Espiritu Santo? Sinong nagpakilala? Si Jesus. Noong siya'y muling mabuhay, nang sabihin ni Jesus, kailangan kong umakyat sa langit sa dati kong kinaroroonan para ang Espiritu Santo ay pumarito sa inyo, nagagabay sa inyo at magtuturo sa inyo sa hindi nyo pa nauunawaan sa inyong pananampalataya. Ito ang ating sinasampalatayanan, tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi po ito gawa-gawa ng Santo Papa, mga obispo at mga pari. Kung hindi, makikita po natin ito sa Biblia. Kaya yung pinararatangan tayo na lahat ng turo ay gawa-gawa ng mga pari, ng Santo Papa at mga obispo, ito ang katotohanan na makikita natin sa Biblia.
At ipinaparatang din po sa atin na ginagawa nating Diyos si Maria, hindi po Diyos si Maria. Binibigyan lamang po natin siya ng parangal, ginagalang at nirerespeto. Dahil mismo ang Diyos ang nag-angat sa kanya. Mismo ang Diyos nang sabihin niyang, ikaw ang magiging ina. Kaya nga iprinibent si Maria sa kasalanan, sa Immaculate Conception, dahil siya ang future na magiging nanay ng ating Panginoong Jesus. Ang ating pag-aalay ng bulaklak kay Maria, part lamang po yun ng ating pagpaparangal, paggalang, pagrespeto. Hindi po natin sinasamba si Maria dahil ang pagsamba ay natatanging sa Diyos lamang sa tatlong persona na ipinakilala sa atin mismo ng banal na kasulatan. Sa pag-uo ngayon ni Maria, nagkaroon ng katuparan ang planong kaligtasan ng Diyos na siyang ating tinatamasa. Kaya nga, kung bakit kinantahan natin si Maria kanina bilang pagpapasalamat sa kanyang total submission, sa kanyang pag-uo, sa kanyang fiat, sa ating Panginoon, na gagampanan niya ang pagiging ina ng ating Panginoon. Dahil kung hindi umuo si Maria, ang kaligtasan na plano ng Diyos, marahil ahe hanggang ngayon, hindi pa rin nakakamtan. Alalahanin po natin, simula sa katapusan ng propeta ng Lumang Tipan na si Malakias, at pagkatapos sinundan ito ni Juan Bautista bilang tulay na propeta ng Lumang Tipan at Bagong Tipan, 500 years na nanahimik ang Diyos. Parang isinara ang pintuan, isinara ang langit dahil sa pagkakasala ng tao. Na kahit sinong propeta ang ipadala ng Diyos, sarado ang isip ng mga tao, sarado ang isip ng mga Israelita. Kaya sa 500 years na yun na nanahimik ang Diyos, noong ipanganak si Juan Bautista, parang bukang liwayway kaya nga doon sa awit ni Zacarias, ikaw anak ang bukang liwayway ng kaligtasan dahil sa pagpapala at grasya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na kung saan si Juan Bautista ang magiging tagapaghanda ng daraanan ng ating tagapagligtas. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang kanyang pagkakatawang tao, walang dilit ibang layunin ng Diyos ng kanyang pagkakatawang tao kung hindi ang iligtas ang sangkatauhan sa kanyang pagkalugmok sa kasalanan na ginawa ng ating unang mga magulang. Subalit si Maria hindi nagdanas ng kasalanan dahil prinibent po siya, preventive redemption ang ginawa kay Maria dahil siya ang magdadala ng kaisa-isang anak, ng bugtong na anak ng Diyos. Siya ang magiging ina ng Diyos. Kaya nga, dalawang natura mayroon ang ating Panginoon. Naturang tao at naturang Diyos. Hindi po ito 50-50, ano? Hindi 50%, kung hindi 100% na tao dahil ipinanganak siya ni Maria na tao. Subalit 100% na Diyos. Dahil sa sulat ni Pablo sa mga taga-Philippians, ano ang sinabi doon? Sa pasimula pa'y, sinabi na doon, bagamat siya'y Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao para makipamuhay sa atin. Nang sa ganun, ang kaligtasan ay mapasa atin. Yun po ang ating tema ng ating ebanghelyo ngayon. Sa pag-uo ni Maria, sa plano ng Diyos, at kanyang binigyan po ito ng kahulugan ni Maria. Kaya sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa loob ng siyam na araw, kung kayo po ay nagsisimbang gabi, ang aking panalangin, sana'y mayroong nabuo sa inyong pananampalataya na inyong pangahawakan. At ang pananampalatayang ito, ang maglalagay sa atin at ang magdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumaong, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang kagalakang idudulot ng pagdating ng Mesiyas. Halina dumalangin tayo sa Diyos na maawain nating Ama upang puspusin niya tayo ng kanyang pagpapala. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang sa panguna ng mga hinirang na namumuno rito, ay matapat na wanalang magabayan ang mga mananampalataya sa pagtanggap sa Panginoong dumarating. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang patatagin ng Diyos ang sangkatauhan, upang pagpahariin nawa ay ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, upang ang Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa mga aba ay makatagpunawa nila sa gitna ng kanilang mga tiisin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkang bumubuo sa ating parokya, upang sama-sama nating purihin ang Diyos sa kanyang pagiging mahabagin at pagkalinga, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Muli po natin itaas ang ating mga daladalang kahilingan sa katahimikan po ng ating mga puso. Amang mapagkalinga, kami nananalig na walang hanggan mong kinakalinga at minamahal ang iyong hinirang na bayan. Ang iyonawang pagpapala at ang mga biyaya ay iyong pasaganahin sa aming sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhing Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng Mahal na Birhing Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ang inyong pong handog sa second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang palapit ang dakilang kapiyastahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob.
Ikatlo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-apat, para po sa mga gawain sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, mangyaring magabayan po tayo ng mga sumusunod. Mamaya sa ika-apat ng hapon ang Misa ng Bisperas, ika-pito ng gabi ang Panuluyan, at ika-walo ng gabi ang Misa sa Hating Gabi. Bukas naman po, ika-25 ng Disyembre, ay Pistang Pangilin. Ang mga oras ng Misa ay katulad ng Panglinggo. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing makikita sa ating Facebook page. Ang susunod pong banal na Misa ay sa ganap na ika-9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga taong narito sa iyong harapan kasama ang kanilang mga gamit na nais pabasbasan, gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.